Hello, magandang araw sa inyo lahat mga Damadorians. Heto na naman tayo para muling makipagdama kwentuhan na naman. Okay, so bago tayo magsimula, shout out muna. Okay, shout out naman natin yung mga YouTuber gaya nina Dama King TV. Alright, ang channel ni Nestor Dindod Damit Lumbayan. Okay, shout out din sa Randy Fortunato Dama TV, yun. At shout out din sa Kadamista TV, ang channel naman ni Joy Joy Pagadian. Shout out din sa Philippine Dama Tutorial, ang channel naman ni Willy Tukuran. Okay, at shout out din sa Inday Biang Vlog, yun. Sa mga hindi nakakalam, Damista din to, no? Magaling na, maganda pa. Shout out din sa Mario Dama TV, si Super Mario o Mario Gamboa. Sa mga hindi nakakalam, ka-level ito ni na Willy Tukuran at Jojoy Pagadian. Marami tayong matutunan sa kanya, panoorin nyo. At shoutout din sa Pinoy Dama Channel, yun. Shoutout din sa Pinoy Dama TV, okay. Shoutout din sa Pinoy Dama Philippine Dama Challenge, yes. Shoutout din sa Larry Dama PG, yun. At shoutout din sa Batang Colon. Alright. So, huwag natin patagalin ha, pero may shoutout pa ulit mamaya. Okay, ngayon naman, panuuri natin ang naging labanan ng mga senior player ng Dama dito sa Manila. Okay, itong mga player na ipapakita ko, ka-level din ito nila ni Dama King, nila ni Willy Tukuran, Boy Dalagit at ni Joy Pagadian. Sila si Boy Manugit. Yun, yung nakapolo ng dilaw. At si Boy Labo, yung nasa harap, yung kaharap niya. Okay, panoorin natin, no? Ang gandang labanan ito. Okay, so, umpisa na natin.
Okay, so yun ang naging resulta ng kanilang labanan. Boy Manugit versus Boy Labo. No? Tabla. Tabla sila sa labanang Subo-Subo. Yung opening na Subo-Subo. Okay, so pasensya na rin nga pala dun sa pinakita kong video na medyo malabo yung board dahil puti din yung pitsa, no? Tapos puti yung board. Hindi natuloy halos pakita, pero di bale, sa analysis, papakita ko na lang uli para mas malinawang kayo. Pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out naman sa ating mga subscriber gaya ni na Jomari Orating ng Balamban, Cebu. Yun. Shout out din kay Edmund Palima ng Divisoria at Calbayog City. Yes. Shout out din sa Jojo Saladas. Shout out din kay Oscar Amakin ng Panglao, Bohol. Alright. Shout out din kay Narding Amor ng Tabukan, Kabatuan, Iloilo. Okay. Shout out din kay Joy Joy Closa. Yes. At shout out din kay Gamaliel Fajardo Bustamante. Yun. Shout out din kay JR Castillon. Alright. Shout out din kay Wendell Balante. Shout out din kay Lolong Espina. Yes. At shout out din kay Alan Lungay. Shout out din kay Roy Kiranti ng Israel. Alright. At shout out din kay Gilbert Respecio ng Bayawan City. Okay, huwag na natin patagalin, pero may shout out pa ulit mamaya. Okay, ngayon naman bigyan natin ng analysis yung naging laban nila ni Boy Manugit at ni Boy Labo. Okay, itong yellow, ito yung kay Boy Labo, no? Itong blue, yung kay Boy Manugit. Okay, so unang tira si Labo, nag-115. Sumagot si Manugit ng 116. Tapos subo-subo, no? Okay, nakain yan. Kumain ng 315. Kumain naman ng 214. Kain naman ito ng 216. Tapos kumain ng 414. Ayan. Mga natural na opening, ano? Ito yung mga common na opening. Tapos pinakain itong 1614. Kain naman dito. Ayan. Saka naman yung sinayang ni Boy Manugit ng 73. Okay. Tapos pinakain to. Then tinira yan. Kain. Saka naman ngayon tumira si Labo ng 83. Yun. Pagkatapos tumira naman ng 14-16, nag-7-2 naman si Labo. Tapos saka naman tumira to ng 3-13. Ah, nag-12-7 naman si Labo. Yan. Then sumunod, nag-16-4 si Manugit. 3-14 naman si Labo. Okay. Tapos nag-83, then nag-5-1 naman si Labo. Yan. Saka naman ngayon sinubuan ni Boy Manugit kumain. Kain naman ng 9-1 yung blue. Yun. Okay. Tinirahan naman ngayon ng 9-5 ni Labo. Yan. Para kung sakaling mag-3-14, ipapasubo na lang to. No? Para pagkain ng ganon, medyo luluwag yung posisyon ng dilaw. Eh, ang ginawa ni Boy Manugit, nag-116 para hindi may pakain yun. Ha? Tapos, tinira naman to, itong 73. Pwede rin naman to. Kaya lang, luluwag naman yung blue kasi pwede siyang atrasan. Ha? So, ito naman ang tinira. Yan. Ito naman ang sinagot ni Boy Manugit para hindi makapag-115. Siyempre, malulugi dahil sasabayan dito. No? So, ang ginawa, sinayang nilang dito. Sabay-sahod naman dyan. Kumain ng 13-1. Kumain naman ng 6-16. Yun. Saka naman ngayon sinayang ng 1-15. Ginawa naman ng blue, umiwas. Yan. Okay, sa ganyang formada, dalawa lang ang pwede niyang itira, no? Nung dilaw. Yung mag 5-1 or 15-15. Palagi ko same as, no? So inuna niya yung 15-15. Yan. Dinipensahan naman dito para hindi makapunta kagad. Oh, yan. Tapos saka naman ngayon yan sa ganyang pormada, no? Okay. Ang tinira ni Boy Labo nag 5-1. Na kung saan sa bandang huli tumabla. So ibig sabihin, mga tama yung tira, no? Dahil tumabla.
Pero sa ganitong pormada, meron ng inaabangang mali yung Blue na ikakapanalo ng Blue. No? Na pag nagkamali si Labo ng pagtira, mananalo na yung Blue, talo na yung Dilaw sa ganyang pormada. Pero ang tinira ni Labo, nag-5-1. Tama, kaya tumabla. Pero kung halimbawa lang, ito ang tinira. Pag itong tinira ng 11-7, wala na. Tagilid na yung Dilaw. Bakit? Okay. So, ang gagawin lang nung Dilaw, syempre, titira yan dito. Okay, so sa ganyang pormada, hindi pwedeng pumunta rito yung Dilaw. No? Dahil pag tumira dyan, titiraan dito. Dito. No? O, pag sinayang, o saan siya tatakbo? Pag tumakbo siya dito, o dadalawain dito, sisipain. No? Okay, so malulugi ng isa. Kaya, hindi, kaya, yung sabihin, medyo, binali ko lang, yan. Yan yung pormada, no? So, ito na yung pormada, tinira yung 11-7. Pinakita ko lang kung bakit mali kung tinira ang 11-7. So, hindi siya pwedeng tumira dito, no? So, hindi rin siya pwedeng gumanon dahil masasayang siya rito. Tapos, madadalawa, malulugi, no? Okay, so, kaya ang ginawa, ang gagawin, ito lang talaga yung pwedeng itira, itong 5-1, no? Yan. Ngayon, pag tira ng 5-1, wala na, medyo delikado na talaga yung Dilaw. So, ang gagawin lang, ito, 3-14 lang, oh. O, ano pa bang pwede niyang itira? Hindi siya pwede rin dito, oh. Kasi masasayangan siya, no? Malulugi, walang tira. Okay, balik ko lang, ha? Yan, so, sa ganyang pormada, pwede siyang mag-padibalde. Pero pagka nagpadibalde, nag-sacrifice dito, lugi na. Alam naman natin kapag kalugi na, di ba? Maghahabulan ng tabla yung lugi. So, ito na lang yung tanging ng tira. Yan, oh. O, pag tinira, siyempre sasahurin dito. Pagka kain din abante, 8-14, o anong pwedeng itira ng Dilaw? Wala na, magsasacrifice na. No? So, ibig sabihin, lamang doon yung ganong tirada, yung Blue. Kaya, mali itong 11-7 pagtira. So, tama yung tinira ni Labo. Okay, balik natin sa opisa, ha? Balik natin ulit. Okay, ayan ulit yung pormada, tira ng Dilaw. No? So, tumira yung Dilaw. Siyempre, walang ibang pwedeng tira kung hindi 5-1 or 15-15. Ibalik natin yung 15-15. Yan. Tapos, tumira dito yung Blue. 11-7. Kanina, pinakita natin kanina itong 11-7, ito yung mali, no? Dito siya magkakamali kung yan ang tinira. Kaya tama yung tinira ni Labo dito na nag 5-1. So, ngayon sa pagtira ng 5-1, tumira naman yun dito. Yan. Ha? Ngayon sa pagtira sa ganyang pormada, kung halimbawa, kasi ang tinira ni Labo nag 15-2, no? Ngayon kung halimbawa ang tinira niya ay 1-15. Magse-same as na naman yung kanina, no? Pag nag-1-15 siya, dito pa rin 'yan sa 12-8. So, ibig sabihin, hindi ito pwedeng makatira. Oh. Kasi pagka gumanon, oh, kita na. Matatablo. Yeah. Okay, so ano pang pwedeng itira? Pag nag-11-7 naman, same as dun kanina. Ipapakain na lang 'to, no? Papakain tong 3-14, tapos kakain na bante. O, same as dun sa kanina yung pinakita ko na nagkamali sa 11-7. O, balik ko lang, ha? Yan. So, ibig sabihin, ito na lang yung tanging tirang natitira, no? Okay. Papakain yan. Pakain ng ganon. Abante. Alright. O, so, anong gagawin? Papakain din ito. Ha? Tapos, pagkain, aatras ng kain yan. O, tignan ninyo yung pormada. Hindi makagalaw ito, ho. Itong tatlo. No? Ito na lang ang pwede niyang gilaw, tsaka ito. Kapag ito ang tinira niya, siyempre dito lang. Ah, wala na, mabubukas na to. No? Mapipilitan niya siya mabukas. Kaya, tagilid dun sa ganong tira. So, ibig sabihin, yun naman yung pangalawang mali kung sakaling ang ganon ang tinira. So, kaya tama yung tinira ni Labo, kaya tumabla dahil pumunta rito. No? Okay, meron pa isa pa, no? Pakita pa natin isa pang variation. Okay, so yan ulit, no? Sa ganyang pormada,
tira ng dilaw. Diba? Pwedeng tumira dito, pwedeng tumira dito, o dito. Ngayon, kapag itong tinira, balanse lang yan. Tablahan din yan. Ha? Ngayon, kung halimbawa naman, ito, tapos na to. Ha? Tumabla dito. Kung halimbawa ito naman yung titira, ganun pa rin. Ito pa rin yung susunod. Yan, ganyan. Tapos kapag, halimbawa, pagka gumano naman, same as na kanina. Ha? Papuntang tablahan din. Eh, kung halimbawa ito naman ang tinira. Yan. Ngayon, kapag yan naman ang ginawa, o di dito lang. Yan, ganyan ang mangyayari. Ha? So, kung halimbawa naman, pumasok dito. Yan. Ha? Kasi wala nang ibang ititira. Kung halimbawa, ito ang ititira. Ha? Dalawang pwedeng itira, di ba? Ito, at saka ito. Kung halimbawa, ito naman ang ititira, edi padadalaway na. Ganun. Kakain ng dalawa. Kakain din siya dito. Yan. O, so, tira ng blue. O, di iga, ganun lang. O, di makikita natin sa posisyon, siguro naman hindi na matatalo. Pwedeng tumabla, pero yung blue, wala nang talo dyan. Okay? Balik natin, ha? Okay. Ayan ulit, no? Halimbawa, ito ang tinira. Pagkatapos, nag-11-7. Ganun pa rin, ito ang tinira. Tapos, tinira to. Yan. Kanina, itong pinatira natin kanina. Ha? Tapos na. Kung halimbawa nag 11-7 naman. Yan. Pag nag 11-7, ganun pa rin ang gagawin. Ito. Gaganon lang yan. Ha? Pagkatapos papakain doon, kakain dito atras, tapos gaganon. O, saka ngayon dadalawahin. Yan. O, so yung resulta, lamang na naman. No? O mukhang may talo pa yata kasi wala nang pwedeng ibang itira. So matatalo yung dilaw pagka ganun ang ginawa. Okay? So ngayon naman, ipapakita naman natin yung talagang laban nila ni Boy at saka ni Labo. Papakita natin kung bakit tabla. Lamang si Boy ng isa sa in-game. No? Lugi ng isa si Labo. Ito ha, balik natin ha. Okay. Ayan. No? Tira ng dilaw. Ipakita natin kung paano naging tabla yung laban nila. Kasi lamang si Manugit. Okay, sa ganyang tirada, ang tinira ni Labo ay 15-15. Tumira ng 11-7. Yan yung tumabla, no? Tapos, tumira nito. Nag 7-3. Ito na. Ito, pag itong tinira, dalawang pagkakamali ni Labo dyan. Matatalo siya. Pag nag 1-15 at saka nag 11-7. No? Yung pinakita ko kanina yung una. Okay, so ang ginawa, ito yung tinira. Yan yung tama. No? Pagkatapos tumira ng 12-8, hindi na ito pwedeng maitira. No? So, ang mangyayari yan, ito na ngayon ang ititira niya. Yan. Ang ginawa ng mga yan, no? Ginanon. Pagkatapos pinakain dito, dito naman kumain si Manugit. Kumain dito si Labo, dumama si Manugit dito. Ayan, dama na to. Okay, ngayon sa ganyang tirada, tira ng dilaw. Dito dumama si Manugit. No? Ay, si Labo. Dito dumama si Labo. Ayan. So, makikita natin, apat-tatlo, pero tumabla. Bakit tabla? Okay, sa ganyang pormada, tira ng blue. No? Yung dama, hindi pwedeng hindi to umalis. Hindi to pwedeng umalis dito kasi oh, mapapatay yung, mamamatay yung dama. Oh. Kaya obligadong umalis yung dama rito. Oh, nilagay niya doon. Ha? Ang tinira naman ngayon ni Labo, ito, nag 3-14. Yan. Ngayon sa ganyang pormada, hindi pwedeng sayangin. Oh. Ha? Pag sinayang dito, tabla na. Kasi papatayin na yung dama. Ngayon, pag dito naman sinayang, tabla din. Ahayaan lang yan. Ilalagay dito sa krus. No? Pagkain, o papakain din to. O pagkakain dito, o yan, napapakain na to. O, tabla. No? Okay, balik ko lang ha. Yan. O yan, ganyan pormada. Kaya ang ginawa naman ngayon ni Manugit, tinira niya dito. Kasi balak niya ito sayangin. Gaganunin. Ang ginawa naman ngayon ni Labo, simple, mautak din. Dinipensahan niya. O, hindi makapagsayang. Kaya pabalik-balik na lang.
Ang ginawa nung ngayon, tumira dito si Manugit dyan. O, di ang ginawa nung ngayon ni Labo, bumalik dito. O, dito nung ngayon tumira. Yan. O, so, ito, obligadong umalis to. Hindi to pwedeng iwalan dyan kasi, o, may padalawa na. No? Kaya, obligado siyang umalis doon. So, ang ginawa nung ngayon, bumalik nung ngayon dito. O, yan. Pagbalik, o, di, dito na uli. Binalik ngayon ni Labo dyan. No? So, tinira na ngayon to. Ni Manugit, kumbaga, no choice niya siya. Yung ginawa, sinayang. O dyan, tabla na lalo. No? Kahit, saan, kahit dito pa siya sumabay, o kahit dito pa sumabay, tabla. O yun ang naging laban nila, tabla. Dito ang tinira ni Manugit. Yan, kahit tabla. No? Pwede rin dito. Tabla pa rin. 3-1, pero naagaw, maagaw niya yung krus. O pagkakain, gaganon. O agaw yung krus. Dito. Ha? Okay, so yun lang yung may bibigay nating analysis doon sa naging laban nila ni Boy Manugit at ni Boy Labo. Okay, so another game naman. Ha? Okay, so bago dyan, shout out muna. Okay, shout out muna natin yung mga walang sawang sumusuporta sa atin gaya nina Julius Lasia ng Bohol. Okay, shout out din kay Ruben Gaum. Shout out din kay Bing Pakit. Yes. At shout out din kay Gilbert Enoch. Okay. Shout out din kay Mario Argao alias FJR Abrigana. Yes. Shout out din kay Jolitz Bulan. Shout out din kay Juven Tagolimot. Alright. Shout out din kay Jason Cabigin. Shout out din kay Michael Majoreros. Yes. At shout out din kay Raul Java. Yun. Okay. So, game 2 naman tayo, no? Okay. Kaso wala nang oras, kaya sa ibang araw na lang uli. Maraming salamat sa inyong oras.